Magandang gabi po sa ating lahat. At this moment, I will teach you on how to create an e-signature for our important documents na pwede po natin i-send out through Gmail account. Mainam po na ito ang gawin natin dahil malayo po tayo sa isa't isa. Wow! malayo po yung ating sisendan po ng ating files. Since we are in pandemic, so dapat po mag-create po tayo ng something new at easy, no? Hindi burden po sa ating pag-send ng ating mga documents. Pwede po ito. So, mainam po na gawin. Kung meron po tayong app sa ating smartphones, WPS Office po, ayun po, makita po natin sa ating screen, yung WPS Office Lite, so i-click po natin yan. Okay, na-open na po natin yung ating app, so ang gawin po natin ngayon ay mag-a-add po tayo ng isang document. Kung nakita po natin dito sa right side, makita po natin yung plus button po na color red po ba ito? Click po natin. Mag-add po tayo ng document. Ito po yung W word. And then, yung plus sign po. I-click po natin yung plus sign. And then, ang gawin po natin ngayon, i-exit po natin muna yan. So, ang gawin po natin is, i-click po natin dito po sa left side ng phone yung ating keyboard. So, ang gawin po natin ngayon is magta-type po ako ng name. Yung name 1 de la Cruz. Yan na, 1 de la Cruz. Isip po natin. So, makita po natin dito yung name ni Juan de la Cruz. Ito po yung name ni Juan de la Cruz. Ipasentro po natin. Tapos na. Makita po natin yung name ni Juan de la Cruz. Palakihin po natin yan. So, ang gawin po natin ngayon ay mag-insert po tayo. Kung nakita po natin yung plus sign nandito po sa right side ng ating phone, so, i-click po natin yung insert. Kung nakita po natin yung custom drawing, i-click po natin yun siya. And then, pag-click po natin, ayun. So, makita po natin yung pen, highlighter, eraser, color, and thickness. Ang itatap po natin ngayon yung pen po. Sabagay, naka-blue na po siya, meaning, yun po ang ating gamitin. And then, yung thickness naman po, makita po natin dito, itatap po natin kung saan ba dito, kung manipis ba o thin, no? Kung makapal ba, saan ba dito yung mas makapal. Kung makapal naman, parang masagwa tingnan. Yung tamang-tama lang po ito, yung naka-check na po. And then, ibaba po natin yan. So, ang gawin po natin ngayon, mag-draw na po tayo ng ating signature. Sample signature for Juan de la Cruz. Okay? Okay, yan na po yung ating e-signature na nakalapat doon po sa ibabaw ng ating pangalan na sample na Juan de la Cruz. Palitin po natin. Gamitin natin yung dalawang tinlalaki po natin. Okay? So, ayan po. Ang gawin po natin ngayon, pagkatapos, isave na po natin. I-click po natin yung save button. Isave po natin phone ba or doon po sa my documents na storage. Sa phone na lang po. And then, yung pangalan po natin, Juan de la Cruz. Okay, isave po natin. And after that, mag-exit po tayo, clicking the done. And then after that, okay, mag-exit po tayo. Exit. And then i-open po natin yung ating e-signature, yung nakapangalan po kay Juan de la Cruz. Makita po natin kung nandyan pa ba yung ating signature. Okay, i-open po natin. Okay, so maraming salamat po. Nakita naman po ninyo na yung Juan de la Cruz, mayroon pong e-signature sa kanya. Itas na kanyang pangalan. Okay, nabubulol talaga ako. Okay, so, yun po, pwede po natin ito magamit sa ating mga isi-send out po ng mga files or assignment na need po ng ating kasamahan doon sa malayo yung ating signature.
So, ito po yung ating gawin, simple and affordable. So, thank you very much guys for watching. For more videos, please subscribe to my channel. Click the bell button to be notified kung may video naman po ako na i-upload. So, maraming salamat and God bless us all.